Masyado yatang ginalingan ng ating mga piloto at ng kanilang mga FA-50 light combat aircrafts sa ginanap na Exercise Pitch Black 2024 sa Australia, dahil kinilala ni Exercise Pitch Black 2024 Commander Royal Australian Air Force Air Commodore Pete Robinson sa kanyang closing speech na ang mga pilotong Pilipino ay ang mga real rock stars sa nasabing exercise. It's been our biggest pitch black with 20 nations, 140 aircraft, and over 4,000 people attending. We welcome back to pitch black Canada, France, Germany, Indonesia, India, Italy, Papua New Guinea, the real rock stars of the exercise, the Philippines. Ito ay pagkilala sa pambihirang performance ng ating mga piloto, na bagamat hindi mga mabibilis at malalakas ang kanilang mga fighter jets, ay nagawa pa ring mag-excel sa mga isinasagawang mga combat exercises, kasama at kalaban ang mga naglalakihang mga multi-role fighters ng iba't ibang bansa. Nakakatuwa na ang pakaisana ng Philippine Air Force sa pagsali sa prestigyosong Pitch Black Exercise, ay upang kanilang ma-evaluate ang kanilang mga kasanayan sa air combat, at nais din nilang pahusayin ang kanilang mga kasalukuyang pamamaraan sa combat operations, tactics and doctrines, at hanapin ang mga pagkukulang nito upang ito ay kanilang mapahusay pa, base sa kung ano ang magiging resulta sa mga gagawing realistic combat scenario sa nasabing exercises. Ngunit nakuha ng Philippine Air Force ang karangalang tatawaging real rock stars sa mga exercises na kanilang mga ginawa doon. Kung nagawa ng Philippine Air Force na maging magaling gamit lamang ang FA-50, paano na kaya kung mga multi-role fighters ang kanilang dala doon? Sa Pitch Black Exercise, ay nakita at napag-aralan ng ating Air Force ang mga kakayahan ng iba't ibang multi-role fighters na kanilang nakasama at nakalaban. Nakalaban ng Pilipinas ang mga JAS-39 Gripen ng Thailand, kung saan sinabing nagwagi ang Pilipinas sa score na 10 kills laban sa 7 kills ng JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force. Sinasabing nakalaban din ng Pilipinas ang F-16 ng Indonesian Air Force, at mga F-15 ng Australian Air Force. Ang Philippine Air Force ay well-trained ng US Air Force sa halos lahat ng klase ng air combat tactics simula pa noon, kaya di na rin nakakagulat kung makikita ng iba ang kanilang kasanayan. Umaabot sa 144 hours and 46 minutes ang flying time na ginawa ng ating mga FA-50 sa Pitch Black, sa 61 na mga operations, na binubuo ng iba't ibang day and night missions ng basic fighter maneuvers, tactical intercept, dissimilar air combat tactics, at large force employment missions na nakafocus sa air interdiction, suppression of enemy air defense, defensive counter-air and offensive counter-air bilang blue or red force role. Inaasahan natin sa susunod na Pitch Black, ay dala na ng pililinis ang mga multi-role fighters, kung di man F-16, ay at least JAS-39 Gripen. Ang Philippine Air Force ay kinumpirmang humingi na nga ng RFI, o Request for Information, sa latest fighter jet ngayon ng kainang South Korea. Ito ay nangangahulugang nagpapakita ng interes ang Philippine Air Force sa KF-21 Stealth Multi-Role Fighter ng Korea Aerospace Industries. Sinabing naghahanda na ang KAI sa kanilang response sa request na ito ng Pilipinas. Ang KF-21 ay isang 5th Generation Air Superiority Stealth Multi-Role Fighter na latest product ng Korean Aerospace Industries na ayon sa kanila, ay mas superior pa umano kaysa sa Dassault Rafale multi-role fighter ng France, ngunit mas inferior ng kunti kaysa sa Lockheed Martin F-35 Lightning II stealth multi-role fighter ng Amerika. Bagamat ayon kay Max Montero sa kanyang Facebook page, na sumali na umano ang KF-21 sa multi-role fighters acquisition project ng Philippine Air Force, ngunit para sa atin, tila sa susunod pa na mga batch makakasali ang KF-21, dahil base sa mga balitang lumalabas nitong mga nakaraan, ay tila parehong nanalo ang F-16 at JAS-39 Gripen. Ito ay maliban pa sa katotohanang kailangan pang pumasok sa serbisyo ng South Korea Air Force ang KF-21, bago payagan ng ating batas na bilhin ng mga fighter jets na ito.